Ah, yung tech daw. Aba, ge. Marami pa tayong freebies pala. Habang wala pa si Trike, nandito ang ating bagong caster na si Mr. Denki Boy. Ano nga pala sa'yo, Denki? Ano masasabi mo sa laban to? Grabe ba? Ano eh? Sagutan eh. Nung game 1, Mineski was very dominant. Game 2 naman, Arcanis, nagpakita ng gilas dito. Tingnan natin. Eh, ang bilis ni. Ang bilis ng galaw ng Mineski, mga kaibigan. Shoutout para sa Team Noob. Binona naman ang tambalang Ding Dong at Marian. Okay. Death Prophet at saka Doom. Death Prophet and Doom is, well, malakas na pick. Kung kanina, eh, Death Prophet rin si JJ Garan, pero hindi gumana yun sa Arcanis with a bombastic Mirana. So, pakita, tingnan natin kung paano re-respond ang Arcanis dito. Uy, tandaan nyo, technically, yung mga Arcanis peeps natin, galing pa po sila sa Cebu. Yeah. And of course, shoutouts to their manager and to their organization. Grabe yung support ang pinapakita. Just goes to show na malayo na yung esports. Siyempre, hindi lang naman sa Manila dapat naka-center to. Nasa Cebu na rin. But ito, mga Cebuano peeps natin, nakuwawala sa chat. Yun, ayun, no? Rock na ito. Why, kabalo. Di ko man lang ako nang sabihin nun. Pero kahit may jet lag, aba, game face on. Itong mga tropa peeps natin from Cebu / Cagayan de Oro kasi medyo ano na sila eh, all-star, pseudo all-star kasi sabi sila. Sabi nga ng mga tao sa team eh, underrated daw ang Arcanis, pero kung nasa Maynila daw sila eh, kaya-kaya nilang magbulwak. Ayun, pero, let's see. But anyway, tingnan mo ano, parang ilon yung ban ng Arcanis dito. Kind of strange, binan itong si Mipo. Mipo rin. Very respect ban coming in. Ewan kung bakit. Actually, Henrich is a good Mipo player. Henrich. Hindi, kinausap ko na eh. Sabi niya sa akin, yung daw ang usapang kapitbahay eh. Henrich daw. Si Henrich. Pinagawayan namin yan sa chat. Ayoko nang maulit. Alright. Tinanong ko na sa personal. Henrich pala. Oo, Henrich. Ayaw niya kasi ma-associate sa ketchup. Oo nga eh. Hindi ko rin alam eh. Baka ma-Heinz Gaming daw siya. Siyempre, pasalamat tayo sa ating mga sponsors. We have Mineski Events Team, Otaku Zone, and of course, Peso. So yun. So, special thanks to Friendster, MSI, Clash of Clans. Hindi ko na makita yung iba. Ang lilit. Oo nga. Yun, ano yun? Baka masabi ko talaga. Hindi ko na mabasa talaga. Pero okay lang yung mga kaibigan. Thank you to our sponsors. And of course, yung TCG area dyan sa may gilid. Thank you for people who are actually coming and participating dyan sa mga card, trading card games. Doon naman sa kabilang side. Sa kaliwa. We have the repping from a... Ano dyan, yung mga have, nasa main cafe, di ba? Championship here, MVC yata, itong pinaglalaro nila dito. Tama ba, boss? Yung MVC. MVC. Losers Finals. Grabe, sobrang daming communities na naglalaro. It's Marvel, baby! Oo, so kung, siyempre, sobrang laki na nun nangyari since it's the fourth PGF. Uy! Tingin mo parang ano, parang yun, ban ng Arcanis, galit. Bawal pag-pick si Johnny dito. Lahat ng pwede niyang kunin. Anti-Mage, Spectre Mills, o yun na nga si Medusa. Wala, mga kaibigan. Alaus Gaming. Ewan ko, ano ba? Siya ba talaga ang biggest threat for our players here? I don't think si Johnny lang. Hindi naman siya one-hit wonder. Marami tayong kailangan i-consider dito. Remember that JJ Garan makes plays as well as Afu, si player dito, napaka-stable na support. Thank you sa lahat ng Clash of Clans tips natin. Pumunta kayo sa Clash of Clans booth. Meron kayong activity doon. So, again, Clash of Clans tips natin. Pumunta kayo sa Clash of Clans booth para lang maayos. Meron kayong activity doon. Thank you very much. At take note, hindi lang tayo PC gaming. Hindi lang tayo console gaming. Meron na tayong mobile gaming. Nandito na yan lahat. PGF 2014. I think we are making history right now para sa Pinoy esports scene. At mamaya na yan, parang pag-usapan natin itong draft ng Mineski. Earthshaker Ancient Apparition, medyo shutdown-oriented meta. Sa bagay, Arcanis obtaining Morphling. Alam natin kung gaano kabilis at kadulas itong basang tubig na ito. Last time na natalo ang Mineski sa Thailand Game Show, it's a Morphling gamit ni Miracle with an EB combination shotgun technique using the EB to farm and kill the support heroes of the opposition. Let's see what's going to happen here. Lalo na, this is the most crucial game of all. Game 3. Tama. And malaki, nakataya dito. It's 45,000 and 20,000 if I'm not wrong. Malaking cash. Pera. Anyway, both teams dito is, panalo na eh. Kumbaga, solve na sila. Oo nga.
syempre, iba pa rin talaga pag first place, di ba? So, yun yung pag-aawayan talaga nila dito. And this begs the question, late game-oriented games ba? Or drafts ang gagawin natin ng both teams? We can actually see na very varied eh, ang ginagawa ng parehong side. Medyo play safe. Doom or Shaker, Ancient Apparition, both needs level 6. Same with Death Prophet. Sa kabilang side ng mapa, ito na nga kinuha na this si Sailor Moon. This is the classic Pinoy line, mga kaibigan. We have a Mirana which can go for a support early and then transition into a hitter, helping Morphling finish the game. On the other side, sa kabilang ano naman, sa kabilang lineup naman, Mineski has Death Prophet and Doom. Very viable for an early game push. Yeah, especially man. Na yung Morphling, ay, pag nagpa-farm pa yung Morphling, Dead Prophet can easily sweep some towers early in this game. Let's see kung anong type ng Morphling papasok dito, which is very crucial. Ano ba to? Full farm type ba to, Dengue, or yung sumasama? So that's another question that we have to discover once the game progresses. Yun nga ang gusto ko sa drafts na ginagawa ng parehong team eh. Medyo hindi pa revealed yung pinaka-centralized game plan natin. Remember that wala pang kinukuhang carry ang Mineski. Ito yung magdi-decide eh. Kung medyo, yun na nga, kinuha na si Sven, umu-old school na po tayo. Old flashback! Oy, mainit to. God's Rex sa mukha. Pero TA na ba? Oy, kinuha naman si Templar Assassin. Comfort Heroes! Comfort Heroes, indeed. But this is the first time I've seen, mga kaibigan, in most of the games, that na may tatlong AG sa isang lineup. Kung ano. Tatlong AG ito, boy. Baka Ragnarok Gaming ata ang gagawin ng Arcanist dito. But anyway, isa maganda kasi ang matchup nila. Ito maganda. Tatlong AG dito, wala namang AG sa kabila. No, pero, trip. Tatlong strength. So this is like, football lineup, mga kaibigan. Doom, Earthshaker, Spin, ang bumangga, giba. Pero, mabilis naman silang dumiskarte dito, Arcanist. Alright, representing the Queen from the Queen City of the South, pakilala mo na Denki. O yun, si Paring Bok ang may dala-dala ng birdcage. Ano ba yung hawak-hawak ni Paring Bok? Yan, Brewmaster ang gamit niya. Habang nakapo si Henrich, ayan, thank you sa nasa chat na nagko-correct sa akin nung unang panahon pa Templar Assassin ang gamit niya. Mighty Savior as Morphling, Boombox naman na may gamit ng Mirana, and ang piniritong paro-paro, Witch si Doctor. Si Pride Butterflies ang Witch Doctor. On the other side, boom, si Hot Liao ang Sven. Look at this Sven, mga kaibigan, nagpapakitang kilas. Pampami, ganun. Ayun. Si ikaw na mayaman. Kapalit. Bakaset yan. Bakaset yan. Dead Prophet naman, mga kaibigan, si Yaj the Future, si Jesse Balls. I like his name, Jesse Balls. The Jesse Balls technique ang Earthshaker, si Afu ang Doom, and last but not the least, si Playheart ang AA. And grabe, sa palagay mo, sino kaya? Mananalo kaya? It's another time? Or it's, ano is ba? It their time? Mukha ba ni Delbert ang mananaig dito? O itong Janice Revenge Part 2? Alright, so yun nga mga kaibigan, sa mga nanonood ng stream, we will be cautious here because medyo iba yung setup natin sa sa LAN dito sa SM Megatrade. Salamat nga pala sa mga nanonood dito. I'm Lon, and of course, Try is out, Denki is in. Yun. Salamat nga pala sa ating mga casters, si Duno, si Bill Sanity na nag-provide ng coverage dito kanina sa ating games. Pero hindi natin pwede sabihin yung first item, hindi rin natin pwede sabihin. Sabihin yun na lang natin na this is it, pansit. This is the last game and enjoy the show. Meron pa pala mga ballers mamaya, pamimigay si Bianca. So yung mga nandito pa sa venue, standby lang kayo. We still have a chance to win. Still series? At saka mamaya yung draw ng mga nag-register para sa mga Steel Series giveaways. Andyan pa yung mousepad na sobrang ganda, pero mamaya na yan, may panang nakita. Grabe dito naman, yun na! Rumble na ito, mga kaibigan, Boombox, nako! Wala pa, hindi pa tumutunog ang tambol, nagpana na siya dito. Ganit na. Gusto ko yung ginawa ng Mineski doon. Alam nila na pana ang kinuha ni Mirana. So sabi nila, tara, balubugan na, lapag ng chilling touch. Actually, kung ma-right-click nila tatlong beses, patay ka agad yun. Lubog si Boombox sa lupa. The mere difference of the fissure na medyo mahaba, it's kaya, around 1,000 range. So medyo solved. Medyo malayo pa. And ito, it's a classic Heinrich laban kay Yaj. Who will win sa palagay ng Roma? Kasi itong pili ng TA dito, magandang sagot ko sa nukes na gagawin ni paring JJ Garan. So malamang hindi maganda ang future nito ni The Future kapag ang katapat niya TA. Ito naman mga kaibigan, Mighty Savior. Tingnan mo ang bilis ng pangyayari, mga kaibigan. Hindi natin nakita, but
What a play coming in from Boombox. Yan ang sinasabi ko. Yung Miranda Boombox, napaka-explosive. Hindi natin nakita. Pero namatay si Ako with a 5-second arrow. And I guess, yung burst lang na magagawa ng Arcanist dito, sobrang ganda. And take a look at the lineups right now. Medyo alam mo na kagad nangangamoy 2-1-2 ang Arcanist. And it's a very, very good answer against a possible, kita na niyan nakita na ni pareng, Mighty Savior. Oh, ni Mighty Savior na tri-lane aggressive ang gustong trip ng Mineski. Oh, op! Tumira mga kaibigan, hindi ka makapagano dyan, Jotom. Oh. Si yung ginawa sa Star Ladder, di ba? Very good, counter for a very aggressive trial, especially when you spend. Oy, grabe na pana pa! Oy, tinayuan sabi niya, hi! Henrich, mga kaibigan, tinitigan na matay. Kill. What a play coming in dito kay Boombox sa mga panang straight from Cebu. Hitting, connecting two different angles, bottom and mid. What a play coming in for Arcanist. Ako, magandang discard ito. What a very great start coming in from the Cebuano-based team. And it will actually force the TP nito. Napatipi si, si Jesse Balls. Ang problema doon, medyo late reaction star siya. Tapos ni, medyo 10 seconds ago, tsaka siya biglang lumitaw dyan. Hindi siyempre, ano ba naman yan? Grabe! Parang Counter-Strike player, may client, Trace. Ito si Boombox, mga kaibigan. Naka-SB cheats on ata tayo ngayon, mga tropa. Pips, what a play coming in. Nako, napaka-basic lang ang ginagawa ni Boombox. But this might be the greatest threat coming in from Mineski. The unknown arrow coming in from Mr. Boombox. Walang kasagot-sagot eh. Doom lang yun, mga kaibigan. Remember, Doom, medyo wala siyang silbi hanggat hindi siya nakapag-level 6. Yan. Debar din. Eh, ang mangyayari doon, mga kaibigan. Siyempre, tititigan ka lang nitong panda. And an arrow would be coming in. Pero ito, may stun! Meron pang cold feet, pero may waveform. Hindi naka-measure doon. Dapat po-measure na yun. Parang nag-alangan ata. Uy, sakit! Pero may hilo yun, nag-yoga-yoga itong si Pride Butterfly. Sabi niya, supportahan kita ako ang Dr. Kwak-Kwak. Oo. And ito, Heinrich, mga kaibigan, just leading the lasses. Pinapakita niya na talagang isa siyang kalibre uno, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Southeast Asia with his MMR na before considered to be one of the best in the leaderboards dito sa Southeast Asia. Talagang, tiga mo naman, isipin mo, karamihan sa mga nasa natin, nasa, pero, wala, di tataman. Mga kaibigan, medyo nervyoso lang. JJ Garan knows what's up. Siguro kailangan nang gawin ng dito, ng Mineski. Rotate pag may time. Hindi sila makaka-rotate kasi number one, nasa top ay isang spin, which requires a lot of assistance, especially if wala pa gano siyang item. Hindi mo pwedeng iwan yan. I think maganda yung pinapakitang adjustments dito ng Arcanist. Alam nila na by having a 2-1-2 situation na Mirana, that is a roaming, kaya nilang sumabay, especially sa mid at sa bottom. Yun talaga yung pinapakita nilang discarte dyan . Oo, bukod sa lamang-nalamang na nga sa matchup itong si paring Henrich, lamang-nalamang ang TA laban sa Death Prophet, sasaluhin lang ng refraction. Oo. Yung lahat ng Hadouken. And of course, yun pa yung pinakamahirap dito sa side na Mineski is, hindi mo nakikita nasaan yung Mirana. Yun yung pinakamalapit na ginagawa nila dito. Yun nga actually yung parang pinakabentahan ng ngayon bottom picks. Katulad yan may Warpana! Ano ba to? Kaibigan! Stop! Nagdabog na! Ito, pinapalo ng birdcage! Sa harangan ba? Hindi na ginamitan ng mga body block, body block, goody work. Dinampas na lang! Grabe naman si Boombox, mga kaibigan. Nagpapasiklab. On point arrow, mga kaibigan. Grabe, the modern archer. Kung si Jumong galing sa Korea, si Boombox pwede siguro sumali sa Olympics in terms of archery. Grabe ang iine ito si Boombox. Mukhang na kay Boombox ang dakilang layunin ng Damul. At mukhang yun na nga magpo-forward ng kanilang advantage. 0-4 ang score. Mineski needs to find something here. I think, yun na nga lang. Wala sila talaga no choice paring Lon. Wala sila talaga no choice. Kailangan dyan lang sa taas. Wala na no choice. Wala na talaga. Wala talaga mga no choice. Yun na nga. Kaya ang kailangan nilang gawin is mag-relax muna or siguro mag-obs kasi hindi nila alam yung blind spot nila dito at saka dito, yun talaga yung pumapatay sa kanila without any observer wards there. Paano mo malalaman kung nasa si Boombox? Nag-relegate ng observer wards ang ang Mineski doon, medyo panalo na kaagad sa visual real estate ang Arcanist kasi alam nila kaagad gusto na ganun. Booking! Nabooking si Boombox! Oh my God, namatay siya sa top. Di ko alam ba siya umakyat. Mukha na, feel na niya nata. I can feel it na mid and bottom is already dominant. Gusto niya nata tumulong. Pero nangyari, nandito siya sa gubat ng tralala at ito ang sumalubong sa kanya. Kasi, kumbaga sa XCOM, naka-overwatch yung Earthshaker. Nakaabang sa may gilid, mga kaibigan. Nakita nang gumagalaw, uy, tigre.
Biglang insta-call. Vision packet sa mukha. Nakikigulo. Ayun, tinamaan ng Boy Bawang Crackers. Oh, dalawang beses. Ang sakit sa ulo ng Boy Bawang Crackers. Pag nanakaw pa siya ng creep, pero ito. Walang malitik yung ano, di ba? Pure heal lang ang ginagawa ni Witch Doctor. Oh, iba ang trip. Iba. Iba to. Hindi to yung Kimo build na nakita natin sa Star Ladder. Well, oy, tumama na naman yung panakitang kita ang pambababoy dito ng mga taga-Sembuano. Oh, tumalon pa, sir. Multi-track dito. Ito yung sinasabi natin, no? Pagpasok, may Yul's kinansel. Boulder Smash, it would be there. Ito na yung booty work na hinihintay. Wala natin. Na, wala na mana, mga kaibigan. Yung ES, tumingin lang, tinignan lang ang kanyang tropa. Pero hindi niya natin siya masisi kasi wala nga siya mana, 140. It's around 135 lang yung mana niya nun. At goodbye hotdog ang nangyari. Look at this. Ooh, nrap si Doodle Doo. Naku po. Oo, maganda pinapakita talaga ng Arcanist dito. Arcanist, eto na. Nasipu. Oy, nasipan na siya. Sabi niya, oy, ba't mayroon tao dyan? Pero ilito po lang ba? Dito, pero din, inanakaw ni Boombox, mga kaibigan. Pero ito, umahabol sila dito. Level 5. Speedy Gonzales. Naku, delikado si Heinrich. Heinrich, mga kaibigan, inahabol. Walang crit. Naku po, isang palo lang. Pag ito crit, naku po, Pasko. Eto, pero hindi. Slow siya, mga kaibigan. Oh, sad boys. Napoposisyon siya, mga kaibigan. Ang lungkot ng buhay ko. Kalungkutan. Kwento mo kay Charo Santos at yun nga. Grabe. Nabuhay si Heinrich. Kaya nga, walang crit eh. Doom needs to work on his RNG doon. Kung pwede lang napagdasalan niya ng monte. Pero what a play. Very relaxed. Very composed Heinrich. Nabuhay siya doon. Kung ibang player yun, malamang dead ball sa niya. Pero siyempre, mahusay talaga yung mid laner natin. And of course, let's see the network. Network Bok is leading in the game with 1,300 XP. It's around 1,700 on Arcanist's side. Ang question dito, parang Degi, is kailan ang action yung mahiwagang Sven? Ang ano kasi dyan, ang mangyayari sa Mineski, meron silang tinatawag na power timing. Yung power spike nila, once every supports, and everyone actually in the ano in their lineup has level 6. Kahit isang ulti lang, please! There's a major, mga kaibigan, pero ito, si Bok pinapasok. There's the kill. Na-doom naman si Bok, mga kaibigan, sinampak. At ito, mahabol si Hadliao, pero hindi. Inabol siya, pero ito, nagkalit na si Sven. Naglalakad siya. Mas mabilis naman yung initial din nito ni, ano, ni Mirane. And every time they TP, every time they back up, it's a space created situation para kay Mighty Savior, the Morphling. At ayun, solid ang nangyari dito. This might be the greatest comeback of all dito sa ating PGF. If ever Arcanist wins this, and I do feel na lamang sila ngayon with all the right stuff going in for them. Let's see kung paano din discard si Amineski dito. Eh, nakita natin ang laro ng Arcanist. Hindi yan nag-overextend, hindi yan nag-overcommit. O, kita mo naman, oh, planchadong-planchado dila tumama yung arrow, so medyo pintas ng konti. Eh, grabe, even though ito ay nasa gubat, tralala ng Amineski. Noisy basket for Heinrich. He knows na makakabawi dito ang Krob. Grabe siyang mag-deny, no? Nakita mo, pinapasok niya dito. Just goes to show na ayaw niya makabawi eh, yung Krob. Nakikita kasi niya yung centralized game plan nga ng Mineski. Sabi nila, ano lang tayo, kampay lang. Oo, relax lang daw muna. Pero... O, katulad niya, no? Bok, mga kaibigan, sumasolo kill na. Jesse Balls dito. Tinitigan lang patay agad si ES. O, pumana lang. Scouting arrow. Tumama ba? Pinatay na siya ni Bok. Dahil nakadagger na si Bok dito, what a play coming in from them. Ito, inahabol dito. Heinrich. Pero hindi, mukhang relax siya. There's going to be a TP coming in from Mr. Afu. Nanakot lang. Over. Bulas-bulas lang yun. Remember, wala pang mga ulti yung mga supports natin dito. Si ano lang, meron lang nakita kanina, pina-showcase ito ni pare nga Jesse Bash, yung kanyang Echoes lang. But still, hindi yun yung kailangan na ulti eh. Ang kailangan mo itong Ice Bucket Challenge eh. He needs that very badly kasi syempre yun yung makakatulong eh. Other than yung normal attacks coming in. Kasi kung meron ng Ice Bucket Challenge eh, medyo mag-iisip na yung Arcanist. Bakit? Paano sila pumasok? But I feel Arcanist still leading, mga kaibigan. Ang ganda na pinapakita ng performance dito ng Arcanist. Especially with their picks. A very, very advanced pick. Tatlong Aji, pero alam nila kung paano dumiskarte. At yun nga, nahihirapan namin Eski makabawi dito. Let's see paano dumiskarte dito ang mga teams once they go into the mid-game stage. So, palagay mo, Denki. Tatlong Aji na yan. Dalawang may escape mech, isang may sustainability. Siguradong ano sila, may panama sila sa mid-game dito. Samantalang ang Mineski, mga one-hit wonders yan eh. Pagkabato ng ulti. Pagkabato ng Doom, pagkabato ng Echo, Jaipats. Oo. Jaipats Academy sila. Especially yung kay Heinrich na ano na siya.
TA na maraming pera. Let's see, ano kaya bibili niyang item dito? Will he go for, or will he go for something else? Palagay mo. Kung si, ano yan, kung yung kaibigan ko sa Mineski, malamang sa malamang, Midas na yan. Kasi ganun yun eh. Parang okay, kalma lang tayo. I think they're gonna take it to the late. May spin sila. So, we're just gonna play it safe. Midas, just to be sure. Pero pwede rin kasi BKB na lang. Diretso BKB or diretso Blink Dagger para talagang balumpugan na. Blink Dagger, let's see. Oh, kayang i-out-initiate itong ano eh. Wala pang mga ulti eh. Pero siguro niya na na-taste niya na malapit na yung mid-game para sa Mineski. And the time would be coming really, really close once the ults are up. Yun nga yung hinihintay ko dito eh. Kumbaga, parang ano lang yan eh. Parang Sand King na wala pang Blink Dagger. Oh, yung ganda yung kampana, mga kaibigan. Solid. Pero ito, there's the exo, mga kaibigan. And I think Arcanis will go back. Just to help them yung baka diskarte. Ang ganda na yung pinapakita nila dito. This was a force exo by Yaj Dota. And of course, and, anytime na may exo, hindi mo dapat pala ganyan. Napakaganda discarding coming in from Arcanis. Wala eh, walang choice itong si JJ Garan. Naisip na niya na parang pag hindi ko binitaw itong ano, exo. Baka papatay, papasukin si Afu. Papasukin niyan si Afu. At maganda pinapakita ng Arcanis dito. Solid ang kanilang performance. Look at this, 5,000 gold difference. At yan yung sinasabi ko nga sa style ng gameplay ng Arcanis. Itong Mineski kasi dinadaan nila sa santong paspasan. Samantalang ang Arcanis, very calm, composed. Tapos, i-ano ka nila, i-force ka nila into making bad decisions. Kasi nga, wala ka ng no choice talaga. Oh, may pinagod dito ng ice cream! Oh, ang ganda naman ng shaken and bacon, mga kaibigan. Si Butterfly na nagpupul na damay pa. Neutral na nga lang ako. And dinamay niyo pa ako sa gulo. Isa lang akong peaceful. At ito, nakakita sila dito. There's a Pana, hindi tumama, pero Boombox is following. Heinrich is also there. Alam nila walang ulti itong mga Mineski kasi sabi lang, tara, kaya natin magpambulas. Oo, pero mukhang nagagulo doon. There's a Miss Doom coming in. Brewmaster will surely join the clash. But dahil wala ng Doom. Oo, pero as still, di ba, napigilan man lang itong si Bok na umabante ng konti. Kasi nga, kahit sino lang, na makakuha ng magandang pwestuhan for Arcanis, they can actually wipe the floor with Mineski right ito now. Na, mga ayun na nga! Rock 9 is pop. Ito, yung kato naman ang visual! Bayad na bayad, mga kaibigan! Pero hindi, pero may yun. Pero delikado yata ito. Cyclone game. Delikado sila dito, ang Mineski. Inabangan, may follow-up ba? Nasaan yung mga backup niya? Wala sila boy backup. There's a fortification. Hindi, masyado malalim. Oo nga. And Bok, just using his ulti para makapag-push ang Arcanis, and Arcanis is in a good spot here, but the problem, wala silang mga mana, so I think they are forced to go back into this game. Mighty Savior, again, on the other hand, is just farming. Ito yung magandang space na hinihintay mo. Space created para dito kay paring Mighty Savior. Tignan mo, sino solo flight lang? Henrich killing Afu, yun lang yun eh. Parang ano, parang nangyayari sa Arcanis, they're just trying to force Mineski into overcommitting and making bad decisions. Kasi nga, naiipit na sila eh. Wala sila mahanap na room to even get some farms, to even get some XP. At malamang sa malamang, Arcanis is in control of this scenario right now. May pinato pang ice cream. Okay, bigot. Ang pinakamagandang situation na nakikita natin dito sa Arcanis is they're dominating the lanes so well na nakakagulat ito. Hot Liao, delikado dito pumasok. Pero hindi. Relax lang daw. Oh, relax lang. Yun nga, hindi sila nag-overcommit kasi ano sila, kampante sila sa kanilang lead. And remember, this is 6.82. One sloppy play can actually mean a lot. It can mean a comeback, it can mean a rax. Mamaya-maya yan pagdating ng late game. Three of Arcanis' heroes are now on the top of yun nga. The network. So this is a very good situation for them. Mineski, wala na yata sila gaano magawa dito early game. Yung si Yaj Dota supposedly na magpo-push ay na-counter na ni Heinrich and the crew, especially this Boombox. Mirana, if ever may MVP sa early game or going to this game, this one is Boombox with a very, very superb performance. 4-1-2 and knowingly support Mirana yan, Jer. Malupit. Wala pa ngang binubungan eh. Wala pa siyang naiis na parang, oy, wala lang. Grabe yung mga pana niya. Yung mga balang masakit sa bang. Nakakaano yun. Sakit batok mo pa inom ka ng pineapple juice. Pero okay lang naman siguro yun. Kasi basta may iwasan mo eh. Yun kasi yung ano. Yun kasi yung parang yung initiating factor kasi ng Arcanis. If the pana hits or if the arrow hits, game time. Pag hindi, okay lang. Farm na tayo. So, what setup or what a situation coming in. Is this a good choice of item for you?
Uy, medyo, medyo aggressive. Pero I think it would play off. Ito na nga mga yung Vok. Nagkabog na. Huli pa si KJK. May pana pa! May pana pa. What a play coming in by Boombox at ako. Mukhang GG ang Mineski sa early game. At delikado sila going to the mid game and late game. Especially kung ganito yung item choice mo. Heinrich knows they can easily get the championship. Hindi usually nag-BBOT. It's usually dagger. But from the way I see it, dalawang ano to? Dalawang mobility items. Farming items. Ano to? Gusto niya. Hashtag papera. Power. Ang ano ito ni paring ano. Oo. Hashtag Henrich. Power. Oh. Ano lang yan? Split-split lang. TP-TP lang. Creating some more space. Siguro si Morphling parang kampanya. Kasi alam nila, wala mo, walang pipigil kay Morphling. Pero ano ba yung pipigil kay Morphling? Eh, split push ng kalaban. So, Templar Assassin, I think it's a good choice. Masyadong malayo yung lamang eh. So, BOT, hindi siya ganun ka-effective. Especially kung sa clash yung mangyayari. But I do feel na hindi naman sila ka-clash per se. Nang bakbakan ito. Yung knuckle down si Apu. Buti mo, nag-iinaso na talaga itong mga ano natin. Arcanis at ngayon. Ang lakas ng Arcanis dito. Buong bansa dito. Ulit pa. Mineski, mukhang delikado. Nang mahap, tumatakbo na lang si Pele Hart. Yatch, there's the counter fissure. Pero nako, mukhang delikado. Yan double kill si Bok. At nako, there's the doom coming in. Pero nako, kulang kami. Buyback yun kami ng Apu. Oh, Echo sa wala. Nag-selfie ang kuya natin. May stand ba kami from him? Wala atang mana. 3-2-1. Let's see. Boom! Nakapitas mga kaibigan. Overextension coming in from Arcanis. Eto si Bok mga kaibigan. Delikado pa yata dito. Bok. Nako. Let's see. Double earn mga nakita kaibigan. Nakita mo yun. Nag-away ang earn. Nag-away ang earn. Ginawa siyang pulberer. Kasi yung tropa ni Undertaker. Oy! Para na labas! Ganun, Bumbak! Bakit ganun? Pero ganun talaga. Buhay. Boom! Bok mga kaibigan. The double B combi. Boombox and Vok. He's doing it. Ano ito? Nag-aaring kasi Sven! Isang pa! Ang fast! Palo! Hot Liao! At binigyan ang si Mr. Swape, si Mang Kepoeng na matay. Kaya nga. Parang inistan sa mukha eh. Kung di ako nagkakamali, paring Lon, yung ibig sabihin kasi ng Liao ano already. Kaya parang hot already siguro itong pangalan ni paring dito. Johnny. Pero talagang hot na hot. Oo, hot na never hot. Never pang sumama si Mighty Savior sa isang trap ball. Kasi nga siya daw yung Savior eh. Mamaya siya bibita-bita sa huli. Ganun yun eh. At ito, delikado yung atamin SK. So, once na pumasok yung Morphling dito, I don't see any win situation or win scenario from Mineski unless magkamali ng ano ng galaw yung Arcanis. Well, frankly, walang check ang Mineski para sa ano eh, para Morphling. Sa Morphling. Silence can doom. Work. Oo, silence can work, doom can work. Pero alam natin kung anong bubuin nito ni Morphling malamang sa malamang. Ay nga, linking. And I think nakita nila to may linking part na si ano eh, si Morph. And now that would be a hard bet. Ipapalig mo ba lahat ng single target spell mo para lang i-ano, para lang mawala. Ma-disable yung mga Arcanis. Actually, dito nagpe-pay off yung Tatimati. Kaya nga. Even though may mga skills sila, right-click damage will also swallow Mineski by the end of the game. You have a TA na sobrang yaman. Hindi pa rin gano'n namamatay. And of course, masyadong mabilis to TA na to ha, with the BOT. Ano lang siya, palipat-lipat lang siya ng linya. Total, nagawa nila yung space na kailangan ni Mighty Savior. And of course, after Link and Spear, kaya na niyang i-spam yung kung ano man ang gusto niyang i-spam. And I think Mineski knows na mayroong planong masama ang Arcanis dito sa may Battle of Thermopylae. Yeah, but I think they cannot respond to this. Oo, yun ang problema. Masyadong delikado. Ayun, pag pumasok sila dito, sila may mag-GG. Wala, uncontested na sino coming in for Arcanis. And of course, Savior would pick the Aegis ni Lasek. Itong si Playhard. Abutan pa ng Yules. There's the silence, mga kaibigan ako. Eto na, in-stop na naman si Mang Kepoeng. Galit na galit si Sped kay Mang Kepoeng. Oh, napalawin! Grabe, eto na! Hop! Budo! Oh, nakulam! Nakulam si Johnny! Ano pinaglalaban mo, ha? Wala kang palag sa Pinoy Albularyo. Eto na, inahatan sila dito. Hop! Hinati sa dalawa! Ginawang tongkatsu mga kaibigan si Heinrich nakadoom pero ang bilis ng ketchup na to hinahabol ni Bok. Bok! Shaken and bacon mga kaibigan. Op! Iniisi breezy. Op! Ano pala? Body block mga kaibigan. Body block mga kaibigan. Putman frenzy! Oy! Uy! Oh, ito na! Boom! Patay mga kaibigan pero ito si Mang Kepoeng. Oh! Namatay! Manigas ka! Oy! Yung grips! Hindi! Galit na galit yung grips! Oy, Mang Kepoeng! Pero hindi, easy ka lang, boy. Pinatay ko nga si Johnny dito eh, na albularyo technique.
Nagamitan ng albularyo no jutsu at walang nagawa itong si ano eh, Johnny. Alam mo, palagi sila nagkikita ni Sven dyan kasi Mang Kepo. Eh, no? Para sabi ni Sven, hi, hello. Tadhana na ito eh. Pero nag-gods na rin, gano. Hi. Buti na lang, sinalba siya ni Boombox ang salbasyon. Siya ni The Boom Savior. Oo, grabe yung ano, yung boom pana niya eh, no? Bayad eh. Pagpana niya dito, ba? Nag-albularyo technique na eh. Sulit na sulit. Ang ano dun, ano bang kailangan? Oo, hindi. Malayo pa ang pangarap nito ni Hat Liao Lo. Para sa kanyang, alam mo natin kung anong kailangan niyang buhay niya, BKB to. It's either BKB or nothing. Pero kasi ang problema dyan, kahit magka-BKB yan, tunaw pa rin yan, matutongkat siya dito kay, ano, eh, Hanit. Kaya ang ano na buo niyan, oh, gumubuo na niya kanya cheese eat na kaya siya na ito. Mukhang malainuya siya na galawan niya. And the next item is still up in, ano, up in the air. Marami siyang pwedeng buuin dito. BKB would be good. Desolator, just to be sure. Oy! Ulit pa! Nauli si Eric. Oy, ineko sila. Galit na galit si Kuya. Lahat ibinigay, mga kaibigan. Inechos. Si Jesse Balls. Oo, ni Jesse Balls. Galit na galit. Naechos lang. Naechos lang. Pero hindi nila alam si Mighty Savior, ang tagapagligtas ng mga Cebuano. Ito na. Boom! Sulit. At si Bok, ang aggressive panda. Sulit na sulit yung pinapakita nila dito. Sponsored by Cebuano, Lulier at itong ano, Arcanist. Tingnan mo naman, dire-diretso yung kanilang ano, ekonomiya. 11K net worth. Para kay Henry. 22 minutes. Sobrang basic mga tore ng Arcanist. Buhay na buhay pa. Alive and kicking. Oh. Uy, kakaiba to. Pero maganda yan. Talagang the ultimate support. Kung hindi tatama ang pala, itutulak ka. Wala lang. Scouting arrow lang yun, mga kapingan. Kita ng wards, pero okay lang. Boombox, pare. 8-1-5. Diba? Solid. Hindi pa abante. I think Arcanist dito is actually anticipating a 5-man Mineski ball. So, nagkakalat-kalat sila. Trying to, at the very least, make parang a visual block. Parang gumagawa sila ng network, technically, para hindi makakuha ng magandang abante itong Mineski. Tingnan mo naman, they're literally all over the place right now. All over the place. Look at this. Ito yung parang mapa ng Mineski. But right now, even though nakapuesto yung Mineski doon, eh, talagang ini-invade nila. Yan ang Dota version ng networking talaga. Grabe, power. Savior, look at this. Already has a Lincoln Spear. Yasha, and of course, our Aegis. Level 1 boots, Kulay Brown. But hindi niya na kailangan yan. Proud to be Brown. Brown boots is doing it, mga kaibigan. Nasa si Mang Kepoeng. Paborito natin sa malayo. Nasa malayo. Hinahunting siya ni Sven eh. Tingnan mo, bumubuo na ng 4 stop para kapag tinamaan siya, nagstand, takbo. Takbong magnanakaw. Pero huwag ka mag-alala. Diyan naman si Boombox eh. Para pa lang yan eh. So, tatama sa puso. Pili ko si Boombox. Ano to? Vampire Hunter. May ano eh, may sa Diablo itong pana ni Diablo. Ano. Ito na, mga bate sila. Mighty Savior says, no, we must chill. Hop! Tekan moods, mga kaibigan. Pero maganda sana yung ano nun, maganda yung pwestuhan. Kasi isang pasok na ito ni Savior Marionette J. Tulog agad. See? Ang isa. Ito naman yung Savior Marionette. Pero ito si Bok. Dami rin item ni Bok ha. Pag nagbigay bito, ay, Pwede, maganda. Pero I think mas maganda yata ganun si O BKB. Tingnan mo, yung item ni Boko, mamaya nasipat na yan. Mamaya masisipat yan. Tingnan mo naman, yung nagpapanggap na vampira ito, Twilight Gaming. Coming in from Brewmaster. Of course, ito na, makabati na sila dito. Tingnan natin para didiscarte ang MI. MI is on the brink of elimination from 1-0 lead. This is might be the biggest blow from them. 1-1 na po ang laban. And of course, whoever wins this one will get the first place and of course the pot na magkano ba yun? 45,000? Oo. 40K. Kaching. Kaching, kaching. At ito, ang MVP, si Kuya Boy. Ba't ka na? Grabe naman, Jer! Audience impact, 100%. 100%. At si Apo, naku po. Napakalakas ng panan ito, mga kaibigan. Nag-training sa South Korea. Practice. Master niya yata si Jumo. Oo, sa Damul. Galing Damul. Ayun na naman, bumana na naman! Bumana! Oh! Ay, nako! Wala na ako masabi! Wala akong masabi dito, pre! Isali na to sa Olympics! 11 out of 10! Oh my! Uy, lumilipad pa! Lumilipad pa! Grabe! Grabe yung panahan niya dito! Shock! Iyapi! Pag tinamaan ka, patay! Pero, pinagbigyan eh. It's a statement from Arcanist na parang we can actually hit you in all places. Oo nga eh. Grabe. Doom, napakarami mong armor. Sige, tatamaan ka sa akin. 2 armor ka, ha? Oy! Ecosam na naman sa wala, oh! Oh, pero ito, finisher, mga kaibigan, galit na galit. Hop! Sa silence. Okay, lakad lang. Chill. Tubig ako eh. Chill, mga kaibigan. I'm cool.
cool to be cool, mga kaibigan. Pagtalo niya dito, naging tubig yung Echo Slam. Malungkot. Kahit na intensity 10 yan, wala naman damage. Kaya nga, nasa ibang pulo yung Hindi niya alam kasi ang Pilipinas, pulo-pulo eh. Eh, nasa Cebu sila eh. Nandito ang Cebu eh. Dito ang Luzon eh. Pag Echo Slam niya, sa Luzon lang tumama. Ano ba sunod sa Lindol, di ba? Wave. So, ganun talaga ang buhay, mga kaibigan. Pagtapos nun, tsunami. Oo. Wala eh. Malakas na malakas talaga nangyari. Ay, nandito pala si Shea sa tabi ko, no? Natatawa rin siya. Ayun, no? Si Shea. Pero mamaya na natin. Ano, mga harabas ka na ba? Na-inspire harabas ng mga, ano? Sumisipat na sabi niya, uy, okay itong ano, Mighty Savior. I like this. Gusto mo ba itong tropahin si Mighty Savior? Oo, pwede. At mo lang yan, pre. Mabilis yan. Mabilis kausap yan sa iba. Nagsusupport yan. Ito, mga kaibigan. Nag-iisip kasi si Shea kung sino yung mga kakampi niya sa MMR eh. Yun tayo eh. Bagay na kasing umangat. Ito na. Ganun ba sa harabas? Ganun ba? Laglagan ba? Laglagan. Uy, thank you. Huwag ka sumabay sa ano ha. Huwag ka sumabay sa relax lang ako. Relax lang ako. Baka nga si Tinky Rina Masterina, pag nakita ko, kainin ka nun sa... Nako po. Sa MMR. Pero ito, bago na game tayo, Yaj. Ano ba ang pangontra sa ano? Anong pangontra sa pan? Kailangan mo ng armor. Oo. Kailangan mo yan, Jer. Ito si Paul Bearer, wala pa charge. Kaya ngayon ko, binuo niyan. Ba't bumuhay ng ano? Ng funny bone. Ito. Wala na eh. Napalaban eh. Wala kang mech eh. Di na uso. Kumuha na lang ng tadyang eh. Oo. Pero ito, I think, ano nga sabi ko kanina? Ito wala yata, na. Parte ng Ghostbuster eh. Yung mga Ghostbuster na eh. Napalaban na sila dito. Mukhang chapsoy-chapsoy ng item. Hindi, lahat sila nag-ano. Lahat sila nag-plate mail. Gusto ko. So, mukhang plano, may plano. Oh, pinangatawan na ni Sven eh. Gusto ko armor, puro armor lang. Medyo papunta sa, ano, papunta sa kadiliman yung, ano, yung network ng, ano. Tingnan natin kung mananaig ba ang kabutihan. Ganun ba drama dito? Maganda naman pinapakita ng Mineski. Kaso lang, sobrang ganda na pinapakita ng Arcanis. Wala silang kawe. Ito si Monkey Poing. Oh, kita mo. Pati sa gubat ng Tralala. Rapsi Doodledoo. Huledi has a 4-stop. At normal level 1 boots. So, yan tayo. Oy, IG boots na. Nahiya. Ah, nabili na ng Reebok. Dami niyang item ha. Puro bilugan, mga kaibigan. 27 minute Lord of the Rings. Anong next item niyan, malamang sa malamang, nito ni paring Mighty Savior? Ito, pwede na itong mag-EB o kaya Butterfly. Pwede na mag-Scadi yan eh, para sobrang kunat eh. At kasi meron silang burst damage eh. Si High Rage, pag pumasok yan, at na-deso, masakit na yan. At itong ginagawa nga pala ng Arcanist dito, tatama ba yun? Lumalang ding pana, mga kaibigan! Nakita nyo yun, mga kaibigan, kumukurb ng konti eh, tekan ni. This arrow will give you cancer, ha? Sigurado yan, boy. Ebola, pwede rin eh. So, pero tingnan natin, what's going to happen? Nailagan nga ang pana, pero wala eh. Kumbaga, Olympic medalist na si Jumong eh. Kaya nga okay na siya eh, no? Pero BKB, tandaan nyo mga kaibigan, when Mineski gets at least 2 BKBs para sa kanilang course. Pero ang problema nun, hindi tumatagos pa rin naman yung deso sa BKB. Yun lang. So talaga, malaking problema si Hyrex dito. Let's see kung paano didiscarte. Uy! Patay ka agad, mga kaibigan. Nakabawi dito. Si Boombox. Tumibis eh. Uy! Ito na! Magic! Uy! Saan papunta? Ang laki ng ulo nito. Uy! Hindi yan na-disjoint, boy. Hindi yan na-disjoint. Grabe naman. The longest boy bawang ever. Yan, nakaganims na ba? Nakaganims. Global. Yan ang totoong boy bawang. Hinabol pang Halloween. At ito. Nagalit na si Boombox. Nag-buyback. Ito ba? Ay, na. May blink na daw siya, boy. May blink na siya. Hindi na. Papakasakali. Uy! Deals, mga kaibigan. Delikado dito. May setup pa. BKB! Katum siya, mga kaibigan. Ang laki ng bulas. Pero ito, inahabol siya. Hinahan pa siya ni Sven. He goes down as well. Nako, medyo makasim. Ang problema pala dito. Yung pala! Grabe naman! Ang sakit! Oh my goodness. Grabe. Pero yun yung problema pala ng Arcanis. Wala sila masyadong high ground reach. Hindi. Medyo nag-inasuhan lang dun. Nagmalakas kasi dito si Book. Hindi naman niya kailangan ipaglaban eh. Ang akala niya siguro himagsika na. Pagbigin niya dito, nag-BKB siya. Nahuli siya ng Doom. Hindi siya nakapag-mystic ha. Gusto niya kasi mag-concert eh. Gusto niya mag-ano dito. Gusto niya magsigaw sa biak bato eh. Pero dito. Walang nabiak na bato doon. Akala niya, putulin ng sedula. Ay, wala pa pala. Wala pa, di pa nakukuha. wala pang sedula. Nagalit na si Apo kanina pa. Tinatabatan pa lang. Let's go! Baka mamay magpunit na ng ng visa. Baka magpunit na to ng ano. Ito, passport! Look at this level piso na yung Earn of Janos. Yes! Yes! Giyapi! May charge na. May isa na. It's an achievement. It's an honor. Achievement unlock. One charge ng Earn.
Look at this, 255, naku po. Oy, medyo may masama. Napakasarap ng ano. Actually, pwede nga nila itong akyatin eh. Nandiyan naman si Mighty Savior para pakitaan niya. Pero yun nga, medyo napaaga kasi ang revolusyon. Sabi nga ni Jose Rizal, relax lang kayo, ano, oh. Dear, eh, wala eh. Gusto niya dun eh. Actually, medyo maasim nga yun. Oo. So, yun yung punto na medyo nakalimot ata sa Credo. Itong nga Arcanis. Oh. Game kung game eh. Hindi, tsaka yung plano nila, pana muna. O, katulad yan. Oo, grabe naman. Ay, nako, pag kayo pina... Ito talaga dapat nating idoling Mirana. Oh. Ito si... Ayun na naman, yung pinibigay! Ito na, huli yata si Amo dito! Oh my God! Bawe! Boom, bawe! Hindi ko naman nagamit yung earn. Ito, inahabol siya. si Mang Kepoeng nagahabol ni Yul. Si mga kaibigan pinasama sa Enchanted King. Oh, ay! Meron na ko, namatay ang Morbling dito. Inahabol sila. At ito, bumabasag sila, Heinrich. Mighty trabaho Savior. Lang. Trabaho. Max, trabaho lang, mga kaibigan. Ito, Echo Slam! Finally, connecting! Pero ito, inahabol sila dito. Nagalit na! Wala akong mahampas! Let's go! Wala akong mahampas! Hot Leo low! Pero ito, nakapatay. Ito, nagahabol. Uy, pingi ako na mahahampas! O, yun! Nakalimutan nila hampasin ang mga illusion at nabawasan. Naku, masyadong matagal yung lakad time ni Kuya Sven. Wala kasi siyang dagger. Walang blink dagger. Tiyan mo kumuha agad ng plate. Isipin mo, tagal niyan nakipag-merry-go-round dito. Paikot-ikot siya. Wala siyang mahampas nung tinakbuhan siya. Sadyang malungkot ang buhay. Lalo na kung walang god strength na ko. Isa siyang mortal. Isa siyang Spartan. Uy! Nagpabilis! Speedy Gonzalez! Ay! Nabibig! Ay! Takbo! Let's go! Ayoko na dito! Ayoko na! Out na ako! At ito, inahabal sila dito. Kailangan ko dumami ang Earth Charges ko, ha? Achievement unlock, 15 charges. 1 charges, ito na, nagahabol na. Boombox. Uy, walang dami chanter. Easy, mga kaya. Uy, si Mang Kepoeng, walang mana, umaasta. Ito, pag nakita ito ni Sven, tapos ito. Pero ito, inahabol sila dito. Hiring, dapana. Uy, ito, inahabol. Mighty Savior, nagpapapogi dito. Ito na si Sven. Uy, naku, ano nangyari doon? Si Mang Kepoeng, hello. Ito na, inahabol. Boom! Double kill, mga kaibigan. Naku. Napasama pa yata si Boombox tumalon. Yummy! Pero ito, tumatakot siya dito. Oy, isang level net na patay yan. Isang tingnan level. Tingnan natin mga kaibigan. Uy, grabe. Tingnan natin, di pa tapos ang laban. Tingnan natin, hindi din. Talagang na. Pag nakita ni Spen si Mang Kepoeng, auto-stun eh. No? Wala may na, away. May taranta dito. Kaya nga eh. Pero alam mo, hindi ko rin mag-gets. Wala naman mana si Mang Kepoeng eh. Ba't ang pinaglalaban niya doon? Mag-revolution rin ba siya? May pinaguhugutan nata itong si paring ano, Johnny. I miss you, sabi niya eh. Am issue. Oh, ang problema dun eh. Alam mo yung talagang problema sa ano eh, no? Sa medyo sloppy yun eh. Hindi ko gusto yung mga nangyayari dun. Oh, nakakabawi yung Mineski, pero yung ano eh, yung galaw ng Arcanis dun, hindi mo alam kung ano naiisip nila. Yung carry kasi ng Mineski dito, madaling ikahit. Tignan mo naman yung mga carry ng Arcanis. Sobrang dudulas. Remember, they have range. Samantalang walang ka-range ang melee. Uy, sarap. Gagawin nun, boy, di ba? Congratulations for that 50. Pero kaya nakakuha siya ng 50 gold. Oh. Nice one. Achievement unlock. Achievement unlock. Apat na ang earn. Ano kayang ginagawa niya dito? Hindi niyang ginagamit, eh, no? Ano lang ata, souvenir. Dadali niya sa Malaysia pag uwi. Ito si Ash Jota. Hinahalikan na itong barracks. Huwag kang babagsak, Jer, ha? Oh. Ice Band. Ice Band. Kiss me. Nakabantay sarado to si Ane, no? Bantay sarado. Baka may morphling dyan, eh. Ay. Grabe, isipin mo gaano kalupit ang map control ng Arcanis. By this radius lang, kayang gumalaw ng Mineski dahil number one kay Kuya Boombox. Grabe to si Boombox eh. No? Talagang solidong player. Veteranong Breezy. Hindi nga makakuha ng pwesto talaga ng ano eh. Pressure pa lang yun from Mirana alone. What more? Kapag nagsama-sama na naman itong Arcanis into a very scary death ball. Yung ano nangyari? Hindi lang yata nila magka-Roshan. Yun naman talaga yung kailangan. Oo nga, sabi nga yung pamantayan natin diba dito sa Mineski. No Roshan, no high ground eh. Hindi pero kasi, ayun! Oh, biglang nagaganito si Garan. Yun na, nagkaroon na ng puso ng mga bayani ng Condor. Oo, nagkaroon ng puso. Napatakan nata yan ng ano, puso ng saging. Pero mamaya na yan, tingnan natin kung anong gustong gawin ba nito ni Afu. Parang medyo... Hindi, wala no choice siya kasi... Oh, sa bagay. Oh, sa bagay. Chapsuy items eh. Hindi siya nakakapano ng kahit ano. Might as well, mang slow. Oo nga. Kaya ina na lang niya eh. Ni utility na lang niya. So, right now, let's see. Item check. Grabe, sobrang yaman ng TA. Pero, ayun. Bumili siya ng Blink Dagger. That's a very good initiation coming in. Pwede na silang sumabay ni Bok for a very easy kill. Mabilis lang yun sa mga supports ng Mineski. And nga pala ngayon ko lang naisip na yung Rod of Atos, pwede mong pantanggal ng Linkin Park yan eh. Kaya, Linkin Park? Okay. So medyo discount. Earn din ata kasi pure damage na yung earn ngayon eh. Not sure.
you can correct me dito sa chat. Aabangan ko mamaya. Okay. Kung nakakapagtanggal ba ng earn. Pero ito, nagkaroon yata ng ceasefire ang both teams dito. Nagkaroon sila ng Treaty of Paris. Treaty of Paris. Relax lang sila. At tingnan natin kung paano didiscarte ang Mineski. Knowingly na basag na yung mid. And it's just only a matter of time. Like, babagsak yan. Eto na. Easy ka lang, Eugene. Eto na ang Raygun. Mula Batanes hanggang Hulo. Ito na ang Itbulaga. Ang baril. Oo. Kumbaga, pinasa na kay Eugene na Master Jeremiah na, yung Spirit Ball. Ito kasi Spirit Ball. Hindi pa na-activate yan. Kailangan pa ng espada. So, yan. Kailangan ng Raygun. Grabe, sobrang yaman na ni Mighty Savior. And paano kaya tatalunin na Mineski si Mighty Savior dito? Wala game mo. Kailangan may Echo Slam, gano'n? Ako, naisip ko lang talaga ito pag na-stun lock nila si Morphling. Eto paano, pag nahuli na si Mighty Savior, still they have TA to fight through. Pero siguro kaya na ni JJ Garan gamit yung kanyang exorcism. And medyo maraming nag-underestimate kasi sa prowess ng exorcism pagdating sa flash. Kasi ang nakikita mong problema dito, medyo mababa yung buhay ni Heinrich. Kailangan niya rin kahit pa paano magmanta o kaya bumili ng item na magpupuntas ng buhay kasi masakit pa rin yung burst damage ng magagawa ng na Mineski in a span of how many seconds kung hindi makakarpal tunnel at makapag-BKB siya. If makapag-BKB siya, okay lang. So, ayan. Alam niyo naman, marami nang tinatama ng carpal tunnel, especially sa Mineski TV kaya crew. Dito. Ang sikat na sikat ay si Kuya D, tsaka si Kuya Denki. Yun. Nag-invoker. Medyo nalilate yung invoke, pero malupit naman si Kuya D pag Zeus. Kasi madali lang naman mag Zeus. Letter W lang. Triple kill na. Triple kill na kaagad. Easy breezy. Pero pag nag-mid si Kuya din ng Zeus, godlike naman. So, patas ang buhay. Sasabihin niya, Lon, okay na bang irat? O sige, irat mo na. Simple lang ang buhay. Kasi 5K MMR ganun talaga ang buhay mga kaibigan. May hirap na kasi. Boombox mga kaibigan. I think kailangan niya rin mag-transition into a carry. Bumili siya ng Manta. Something that can help the team. Masyado naman yatang selfless tong force staff. Kung yung bibili siya siguro ng Mjo or Manta, it's a better item choice, I think. Kita mo, 14-19, nakabawi bigla yung MI, pre. Ang gusto mangyari kasi ni Boombox dito, gusto lang nila ng pang-kite laban kay Sven. So tama, pag may nilapitan si Sven, force stop away, takbong magnanakaw una pa, ganun lang naman yung gagawin. Tama, I think that's a good choice. But still, Sven already has an AC. That is a force to be reckoned with. So, hindi na pwedeng mag-inaso. Pero okay lang rin naman kasi maglalakad si Sven eh. Ay! May dagger na, Jer. Mala S4. Ito na ang ata ang pagkakataon. Ito na ba yung power spike na hinihintay natin? Actually, hindi po eh. Pwede na lang mag-rat yung Arcanis in such a way na kaya naman mag-isa yung Morphling. Punta yung Morphling dito, yung apat dito. Ayan, tinuturuan ko na, di ba? Dyan sila yung apat. Pagka dinepensahan ng Mineski yan, ayan, di ba? Rakta ito. Suntukan sila dito. Nakita si Mang Kepweng. Di push lang nung no more bling. Simple lang naman yan eh. Kaya replay out. Lima sila dito. Mag-replicate isa dito. Tapos, push. Mukhang si Mang Kepweng ang magiging clincher ng laro. Kasi pag nakita talaga ni Johnny, yun ang inuune. I think dapat si Mang Kepweng mauna. Oh, yun lakad si Mang Kepweng dito, pastan sa Sven. Distraction, Pagka binanatan na si Mang Kepweng, sure win na dito. Arcanis, maniwala kayo sa akin. Kasi si Johnny, all eyes on you. Uy! Mang Kepweng, yun na! Putik, stun! Sisigaw siya. Rock Knight 2. Even though, hindi naman si Mang Kepweng ang totoong kalaban. Ito, mga ninja-ninja. Ayan, si Mr. Morphling. Yan naman talaga ang kalaban eh. Pero, every time I see si Mang Kepweng, merong Stormbolt sa mukha. Kaya, feeling ko may pinaghugutan talaga eh. Feeling ko may sinabi to Ewan ko lang. Tsaka si Mang Kepweng kasi, kita mo, 800 lang, 872 lang eh. Ugot-ugot na yan pag sinapak yan. Talagang, bali-bali ang litid. Ganon katindi yung galit ni... ini-invest yung God Strength para lang dito kay kay Bright Butterfly. At ngayon, second row siya nata ito. Ito na yata yung iniintay natin, pre. The final countdown is near, mga kaibigan. And of course, tingnan natin paano didiscarte. Napasa na yata Hindi pa yata napapasa ang Spirit Ball kay Eugene. Master Jeremiah. At ito, more replicate. At let's see paano. May nagka-camping dito. Hindi ko alam kung ano trip nila dyan. At ito rin. Pero isa lang. Uy, may keso. Well, third row siya na pala ito. Hindi ko napansin. Anyway, ang gustong gawin dito kasi ng Mineski, get all the gold that they have to get. Oh. Kaya ito, kahit yung tier 1, wala kasi yung guys walang backdoor protection yung mga tier 1 towers. So pwede nyo kung bagdang mid-game na tapos buhay pa, tangkihin nyo na, walang masama, walang aaway sa inyo, di ko magal si Ice Frog. Ito, naka-heart na mga kaibigan si Mr. Heinrich.
At ito, kumakatok na si Mighty Xavier sa gilid-gilid ng pero hindi pa rin sila umaakyat, may hinihintay sila. Pasko yata yun. Actually, patakot na. Halloween muna pala. Oh, Halloween muna. Halloween muna nila. Kasi si Mang Kepo yung sasali sa Halloween party eh. Ano, kita mo? Let's see. Paano didiscarte? Uy, kanina pa walang nag- nasa naman yung ano, yung nakakakilig na araw ni Boombox. Hindi ko na rin siya nakita ng bumabato ng araw. Na-postpone ata muna ang ano nito. Nagkaro yata talaga ng something. Ceasefire, ceasefire. Hintay muna pumasok yung ano, history ba tayo dito? Parang ano. Uy, ito. I like this. Linked Spear is a very good item choice for Mirana. Pwede niyang ano yun, ipasok yun. Pag pumapasok na si Mighty Xavier, double linked yata. Shake and bake lang to, double linked part. Oo. At ito si Iris. Uy, ang sarap. Ang bilis. Grabe. Oo, dinediretso lang yung kinetchup yung clips, mga kaibigan. At ito. Naku, galit na rin. Galit na rin si Kuya Sven. Siguro. Para umampas, narinig mo na yung ato, yung clip. Ay, no. Hinihintay na lang ato dito ni Tom Hammer, level 3 nga lang. Level 3 lang. Pero okay lang. Para lang talaga yun kay ano eh. Kay Mang Kepo eh. Solid. Of course, Heinrich. Look at the items. Maglalak item na rin siya. Let's see the... Uy, nakabawi ang... Ayun na. Uy, nice kill. Oo, may ano lang yung pero scouting tumama arrow. Pa rin, tumama pa rin. Oo, may napatay. May nadaplis na na isa. Collateral damage. Trabaho lang muna. Trabaho lang, Jer. Ay, trabaho lang. Ah. Trabaho lang daw. Trabaho, trabaho. Bayad. Asa na kaya to? Uy. Nakaabang, oh. Tingnan mo. Then, nagme-meditate siya. Ilalabas niya ng sanin, mga kaibigan. Malanaro to dito sa gupat. Kailangan niya siguro. Nakatabi siya dun sa kailangan niya nature's force eh. Oy! Kailangan pa na makakaginan! Ito na! Hop! Wala lang. Uy! Unong wala! Anong sinasabi niyo? Warning shot pala yun! Warning shot! Hoy! Ginagawa mo dyan! Huwag kang magtatanim sa pupunuan, mga kaibigan ni Yulsa. Ito na naman po! Volvo nerf please! Ang tagal! 6 seconds po na cyclone yan, mga tropa pips. Uy! Sinakpe, mga kaibigan. Ito naghahabol. Pero si Mighty Saber nasa top. Trabaho lang! Trabaho! At ito naghahabol. Ito, sinapak ni Bok, mga kaibigan. Double BKB. There's the exorcism. Ito, nako! Si Hatliao, mga kaibigan. Oh! Naglalakad siya! Papabalikin natin sa Malaysia nung maaga ito. Isang palo. Hoy! That replicate combo! What a play, mga kaibigan. Ito, JJ Garan. Binarel, ako ang disipulo ni Master Jeremiah, ako si Eugene. Oops, si Greasy mga kaibigan. Uy, nakikipagkulitan. There's the use mga kaibigan. Nako, Mighty Xavier. Uy, nako, nabuhay pa to. Uy, pinabalik. Sabuhon na pero hindi. Nabuhay pa siya dahil may Aegis. There's the attack kami from Arcanis. Nako, delikado ang MI. Samantala ang Arcanis dito, walang distraction. Trabaho kung trabaho talaga, papera. Trabaho, trabaho ito. Tumitira-tira pa si Bang Kepo. Iniintay niya ang katapusan niya. Pero hindi, wala ang kanyang hunter. Wala yung mortal enemy. Mighty Savior, inahabol dito. Uy, tumalon mga kaibigan. Uy, ang ganda naman ng visual. Pero ito, delikado pa rin sila dito. There's a blinking coming in from Bok. Bok. Uy, ang ganda naman ng galawan dito ni Bok. Inasing ang chicks, galawang marintay dito. Nanigas na lang siya, kung naaring naglag. Pero hindi, kumain siya ng pampalakas na keso. Keso di bola. Uy, sila naman. Uy, tumalo na si Boombox. Grabe naman yung arrow. Uy, pero ang ganda rin ng picture. Pero ubus na ang base ng MI dito. Pagandaan na lang to. O sige, picture, bilis. Magsa-champion na kami. Let's go, Arcanis. Uy, selfie na ito. Grabe naman. Arcanis, doing it. Mga kaibigan, GG Webblade, salamat. What a play kami ngayon. At of course, abangan nyo ang awarding ceremonies. And of course, yung freebies na ipamimigay nila Bianca and ng MET. What a move, what a play from Arcanis. Para anong masasabi mo doon? Congratulations, Arcanis. Wow, masabi. Grabe, congratulations, Arcanis. You have proven that you can actually face through the game. Yes. Kahit may import pang Mineski, kahit sinasabi na lamadong-lamado na. Kahit 1-0. Oh. From that big advantage, mga kaibigan. Wow, grabe. Grabe talaga. Ayun, main street fight. Taken pala. Ano ba talaga? Papalabas? Alright, so habang nag-set up or naghahanda sa awarding, may ipapakita muna tayong ibang game, which is Tekken. Salamat nga pala si Lon. Oo, ako naman si Denki. Salamat sa nanonood sa amin. Thank you, Mineski TV, Mineski Events Team, Otaku Zine, Peso, and of course, our sponsors dito. Thank you sa lahat ng nandito. Relax lang kayo, marami tayong papanoorin. Meron pa mga giveaways, so